Good morning, guys. Welcome back sa aking channel. Ako si Cordapian Vlog. Itong video ito ay papakita ko sa inyo, guys, kung ano ang aking daily routine. So, pagkagising ko sa umaga, dito ako unang pumupunta dahil magpapakain ako ng aking manok. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan sila, guys. Ito yung ating pagkain. So, ganito lang siya. Ayan, oh. Gutom na yan sila, guys. Sa umaga, tatlong beses din sila kumakain sa isang araw. So, breakfast, lunch, and dinner. This is third day ng ating manok dito, guys. So, yan. Yan lang ang ginagawa ko every morning. Yan. So, yung sa taas, lagyan din natin yan. Yan, umiinom na sila, guys. Tapos nilang magtuka, iinom na. So, kakalabit-kalabitin lang nila yung parang nozzle niya, yung maliit. So, lalabas na ang tubig dyan. So, ganyan lang, guys, ang aking daily routine sa aking mga manok. And then, pagkatapos ko dito, eh, lahat na pasok ako sa loob and magkape. Magkape kami ni Banabesh. And after magkape, magwalis-walis sa loob ng bahay and pupunta na naman sa Babuyan para magpakain at paliguan ang aking mga baboy. So, with regards sa kambing, wala na akong kambing, guys. Binenta ko and kinatay namin yung isa. Yung aking mga bibi, hindi na yung itlog ngayon kasi kinulong ko muna sila kasi merong bawal sila pumunta sa palayan bagong yung palayan, kaya kinulong ko sila. So, yan lang ang aking mga alaga dito, guys. Baboy, bibi, at mga manok. So, ang aking native chicken is 4 na lang. Lahat sila, nagahilom-hom. Nagahilom-hom sila para magkaroon ng mga sisiyo. Ayan, busog na sila, guys. Ayan. Mamayang tanghali naman ang kanilang lunch, mga 10. 10 na naman ako magpapakain ng kanilang lunch. Bali, hindi ko nililimit muna yung kanilang kain kasi bagong dating lang sila, 3 days pa lang. So, medyo dami-damihan ko muna ang kanilang pagkain. Pag malapit na silang mangitlog, limit ko na to 5 kilos ang kanilang pagkain. So, ang kanilang kinakain, guys, is developer pa ngayon. So, ubos na. Ubos na. Oh. Yan. Meron pang konti dito natira sa dulo. Ayan lang. So, yan ang aking daily routine, guys. Mas masahol pa sa kaysa sa Hong Kong ako. Ako taga-laba, taga-luto dito, taga-linis ng bahay, lahat-lahat na. Ayan. Para akong sobra pa sa may amo ako sa Hong Kong. Pero, kapag napapagod ako, guys, matutulog ako kahit anong oras. Yan lang ang kaibahan ng walang amo. So, hawak ko ang sarili kong oras. Ayan. So, ang dumi nila, guys, lalagyan natin ng ash. Ayan. And, wawalisin. So, para hindi maging mabaho, lagyan ng ash at walisin. So, ito yung ash. Ayan. So, yan ang gagawin ko.
sasabuyan natin ng ash yung kanilang dumi para hindi langawin and hindi maging mabaho. And after this, walisin ko na. Yan. Yan. Yan guys. Yan ang aking ginagawa dito. Yan, para hindi dapuan ng langaw. Hindi maging mabaho siya. So, yan lang. And maglalagay tayo ng tubig kasi konti na lang ang tubig nila. And lagyan natin ng vitamins. Yan. Ito yung tubig nila guys na ilalagay ko doon sa kanilang galon. So, lalagyan ko siya ng gamot. Water soluble powder, antibacterial with analgesic and mucolytic. So, tutunawin natin dito bago ilagay doon. Para siguradong na-dissolve sila lahat. Ayan. So, dissolve. Ihin natin. Ayan. So, ilagay natin doon sa kanilang galon. So, dahil mataas, wa tayo ng upuan. Ilagay tayo ng tubig, guys. Yan. Yan lang ang ginagawa ko dito. So, iinom yan sila guys ng kanilang tubig na may vitamins, may gamot. So, yan, umiinom sila. Ito pala guys ang ginagawa ko, yung ipa galing sa Miller. Yan. Ito siya guys, sinisigaan ko siya para maging abo. So, ipapakita ko sa inyo. Ito na ang aking ginawa. So, malakas ang ulan kagabi. Tinakpan ko ng yero. But, thanks God, hindi siya basa. So, dadakutin ko siya mamaya and ilagay dun sa balde ko. Ayan. Yan lang ang aking ginagawa sa aking manukan. Para hindi maging mabaho, lagyan ng ash. Para hindi siya dapuan ng langaw and hindi maka ano sa ating kapaligiran. Ito na guys, magsisiga na ako ng ipa. So, ilagay ko to dyan para masunog siya, magiging ipa na siya. Ayan. Ayan. Ayan, so hahayaan ko lang siya dyan na masunog. Dagdagan pa natin yan guys. So, ganyan lang. So, yung usok, pangtaboy din niya ng lamok. Malamok kasi dito sa amin, guys. Yan o, tingnan mo yung ano, taas namin. May landslide na. So, ayan. Dapat nang ipaputol yung kahoy sa taas na malaki. Ayan o. May landslide na. So, ang putik dito sa likod bahay namin. Ayan, maraming kahoy. Ayan. So, delikado. Malakas ang ulan at hangin. Matumba yung ano, puno. So, ganyan lang dito sa amin. Ayan. So, magiging
ash na siya. Ayan, unti-unti magiging ash na siya. So, yara ang ating pangtabon ulit sa ating dumi ng ating mga manok. Ito na guys, malinis na ang sa kabila. So, nandito na tayo sa baba ulit. So, winawalis ko lang siya. Ganyan. Yan. Uwalisin lang natin. And dakutin. Yan. Yan. So, katapos niyan, dakutin at ilagay dito sa sako. So, nabebenta po yan. Ang dumi ng manok na bebenta, ginagawang pataba sa mga pananim. So, yan. Bawi-bawi, guys. Yan. Abono ito. Ginagawang pataba. So, ganyan lang ang daily routine ni Cordapia. So, pag madumi dito, pa, ayan o, meron na bago. So, pag marami na ulit yan, lagyan ko ulit ng ash. So, ganyan lang routine. Yan. So, hindi mahirap na trabaho. Bali, parang palipas oras ko at the same time. Kaya, happy ako dito. Stress reliever ko din ito sila. Yan. Diba guys? Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please subscribe. Thank you so much. God bless everyone. Take care. Bye-bye.